palang araw mga kasimple. Yan. Dito ulit tayo ngayon sa San Roque. At mayroon pala akong mga nakita rito na mga medicinal plant, mga herbal plants. Papakita ko sa inyo at baka sakaling meron din kayo mga punong to. At ipa-search ko mamaya. At makita natin anong mga benepisyo ng mga halamang ito. Una, ito, ito yung dahon ng guyabano. Yan. Ito, maraming gamot ito. At hindi lang masyadong napapansin. Yan yung puno niya. Dito. Ito yung puno niya. Tali, marami siyang bunga eh. Kaso hindi namin napitas. Nagkalaglagan lang. So, yun yung una natin. Papakita ko sa inyo. At kung ano ang benepisyo nitong dahon ng guyabano na to. Pangalawa, ito maganda. Katabi lang niya. Yan. Ito medyo hindi nyo masyado itong kilala o alam. Pero malamang kilala nyo rin. Sinasakyapo ito eh. Ito. Ang tawag sa amin ito, panyawan. Yan. At dito ay ang tawag nito ay makabuhay. So ito yung dahon niya. Tuloy ngayon kukuha tayong dahon. Kasi ang dahon nito sa amin kinakain to pag may ubo. Ayun, papunta siya sa taas. So hayaan lang muna natin siya doon. So dito tayo kukuha ng dahon. At mamaya kakain talaga ako nito. Si wala akong ubo pero meron akong yung aking ilong parang barado, meron dun sa taas. Sabi ko baka sinusitis pero may plima-plima eh. Kukuhanin natin tong mga dahon na to. Ayan, kakainin natin to mamaya. Ah, tatlo lang siguro, pwede nito. Ayan. Ah, para mapakita din natin yung ano, kukuha din tayong dahon ng guyabano. Pag-isasama. Masamahin natin mamaya yan. Yan mga kasimple. Ito yung ating mga kamatis. Yan. At paya. Eh nung naglinis ako. Linis ko kanina dito. Nakikita ko to. Ito. Nakilala ko to nung nag-aral ako. Sa Bible school. Mayroon kasing ganito dun sa mga gilid-gilid. Sinabi nung aming teacher. Kinakain ito at gamot daw ito. Nalaman din naman niya to dun sa Vietnam. Ang tawag nito, pansit-pansitan. Ayun, oh. Yan, hindi ko siya puputulin muna. Pero kukuha lang tayong konti para lumaki. At, ano po, oh. Ang punong ito ay napakasarap isalad. Nakakain ako nito eh. Sinalad nung aming teacher nga, si Pastor Rick Alay. Yan, shout out dyan kay Pastor Rick. At gusto din mamasyal minsan-minsan dito yan. Pag nakita niya to, ang sarap niyang gumawa ng salad nito. At ito daw ay may pakinabang sa gamot. Gamot daw ito. Yan, ito naman, hindi kalayuan doon sa ating mga kamatisan. Yan, hindi kalayuan doon. Meron ako nakita dito, serpentina naman. Eh, sayang yung ano natin, yung upo. Nabulok. Nalaglag yung kanyang pinagkakapitan. Nabulok na lang. Yun, ito naman. Yan, ito. Tawag naman ito ay serpentina. Ayan, tiyak na alam nyo na to. Maraming nakakalam nito. Gamot sa diabetic. Hindi ko alam ano pang mga gamot ito. Yun, isi-search nga natin. Pakita natin yan. Kuha tayong konti. Nakakain din to ilaw. Ganito. Yan, serpentina. Ang ganda nyo. Taba ng dahon. Malinis to dito kasi nasa loob to ng puno ng mangga. Eh. At syempre, susunod natin, nandito katabi lang. Yan. Ito. Yun, dito tayo. Baliin mo natin to. Yun,
Ito ay atis. So pang ilan na yun? Yan. Hindi na nakuha. Namatay na lang yung bunga. Sobrang hinog siguro. Yun. Alam nyo ba ito sa probinsya? Kasama to dun sa pito-pito eh, yung nilalaga. Kasama ito eh. Eh dito hindi ko na masyadong nababalitaan, napapansin kung may gumagamit pang gamot kung anong gamot nito. So i-search natin yung mga benepisyo nitong ito lahat to, dito lang to sa mini farm nga. Dito naman tayo sa ating tanglaran, sa gigang ko. Lima na yun, napakita natin. Ito yung pang-anim. Yan. Ito, ang takaw ng kalabaw nito sa probinsya, pinapakain namin to. Kahit yung kambing may pumasok natin dito, kinakain nila to, sobrang tapakaw nila nito. Ang tawag nito, paragis. Yan, pantabanga rito yun. Yan, kung ano man ang gamot nito, si herbal daw to yan. Pre, hindi mawawala yung lemongrass natin nandito. Yan. Ito sinasabi ko sa asawa ko na natatanggal ang ahas dito. Hindi ko alam kung anong dahilan pero natatawa lang siya. Kasi binuro ko, sabi ko, paano di sila matakot sa tanglad? Baka itinula sila. Kukuha tayo. Ito yung kinuhaan ko dati eh, no? Tumubo na noon. So ganun uli. Babali lang. Babaliin lang natin. Yeah. Ayan mga kasimple, andito na yung ating nakuha. Sa ngayon pitong halamang gamot ito, medicinal plants na nakita ko rito. At nawa may mga makuha tayo, mapulot tayong kaalaman dito. Kasi pag nakita natin to doon sa mga palipaligid lang natin, hindi po ito haka-haka lang kasi marami nang nagpatutuon ito na nakakagamot nga itong mga lamang ito. So, salamat mga simple.